Hello guys. Punta tayo ngayon sa Indian food 91 calories. Matagal na akong hindi nakakain uli na to. Ngayon na lang ulit. Ito yung ano niya. So kain tayo sa loob. Pakita ko sa inyo order na. Dito tayo kakain sa 91 calories. At ngayon nandito na tayo sa loob ng restaurant. At ngayon ipapakita ko. May binibenta sila dito mga sweets. So ano siya? Indian sweets. Mixed variety. Kung gusto mo matry, may ilan na din ako natikman dito. Masarap talaga siya. Hindi naman siya pricey, pero yung average siguro niya, per pound kasi siya binibenta. So kung gusto mo tikman lahat, isa-isa, parang ganun, makakain siya. Hinihintay na lang namin yung pinakapagkain namin. Umorder kami ng lamb biryani, buttered chicken, garlic naan, veg pakoras, saka mango lassi. Pakita ko sa inyo. Ito pala yung mixed vegetable pakora. Talagang ito yung pinaka-favorite ko na appetizer nila. At andito na yung lamb biryani natin. Tapos yung parang sausawan doon. Oh my god. Nakakatakam habang pinapanood ko to na madaling araw. Modern dito yung mango lassi, mixed veg pakora. Yan, talagang isa siya sa pinaka-favorite ko kasi healthy na. Gulay. Tapos masarap. Alam niyo yun. Nakaka-addict yung ano niya. Pinakalasa niya. Kaya gustong-gusto ko talaga ilasa ng mixed veg pakora na yan. So ito, try natin to. Okay, first bite. Oh my god, sobrang sarap. Pasensya na po. Talagang paborito ko lang talaga to. Ito naman next yung lamb biryani. Ito yung grains niya, alam mo yun. Parang separation ng kanin dahil basmati, diba? Naka-separate siya. Tapos yung lamb, sobrang sarap. Tapos boneless to, wala siyang buto. Yan, start na tayo kumuha ng lamb biryani. Kain na tayo mga tropa. Sabayan nyo na akong kumain dito sa video na to. At para ma-enjoy nyo din tong pinaka-video natin. Para hindi kayo ganun masyadong magutom. Ito pala yung parang nila, yogurt. Tapos may parang chickpea siya. Sarap din yan. Tapos umorder din ako dito ng garlic naan bread. Umorder din ako ng buttered chicken. Ito nyo na may gravy, di ba? Panalong-panalo talaga yung pagkain na to. Ang tagal kong di kumain kaya sobrang mas na-appreciate ko yung Indian food ngayon. Kasi nga, di ba dati naging tatrabaho sa mga laging manidala yung mga work ko, di ba? Pero nung di na ako nag-work, ang katrabaho ko yung puro puti. Kaya wala na masyadong mga variety ako natitikman. Kaya tara, kain muna tayo. Hello and shout out to my good friend. This is my first bite for you, Gaurab. I know you're gonna hate me after seeing this lamb biryani mukbang. Hello, Gaurab. This is for you. I know you're drooling right now. Okay, tapos ito naman yung butter chicken. Boneless din to. Gusto ko talaga yung boneless kasi nga. Pag parang inano mo siya sa bread, parang natutunaw lang siya sa bread, di ba? Kaya solid na solid. Ito yung mango lassi nila. Lagi din umorder dito, pero lagi din kaming share lang. Kasi masarap naman siya, pero enough na yung 1,000 either umorder ng Coke or tubig. Ito, try naman natin itong pinaka butter chicken. Grabe, sobrang sarap talaga ito. Hindi ko talaga mapagkakaila. Ang Indian food ay isa sa pinakamasarap na food. Isa sa mga Arabic, pero ito talaga yung spices niya, yung mixture ng spices, yung level. Talagang ang dami. Wala kang masasabi sa food nila. Talagang masarap talaga yung food ng Indian food. Hindi naman namin ito naubos, pero halos nakalahati din namin. Ang inaabol ko kasi dito yung bonding, yung family time, saka enjoyment ng ambience ng pinaka lugar. Watching ko kanya. Kanya mo ni mami ko ito. Walang galing work. Pupunta pala tayo sa May nakita akong bagong tayo dito. Korean dog. Tapos meron din siyang sineserve na chicken wings. So punta kami doon. Saturday ngayon, kakawi ko lang galing work. Nasa training pa kasi ako. Kaya nasa bago ako. Pibili tayo ng corn dog sa Korean. Ito pala yung name ng Chungchun. Korean siya. So puro Korean din yung mga nagsaserve. Dalawa in order ko, parang soy chicken wings,
Tapos yung parang ito yung ano nila, isa sa pinakasikat, nakalimutan ko lang name. Tapos ano, may waffle fries silang kasama. Included na yun, parang $15 something. Plus tax, include, may kasama ng ano, waffle fries. Order din kaming tatlong klase ng corn dogs. Merong original. Tapos yung dalawa, tigisa kami ni Kim. Yung isa parang honey glazed barbecue. Tapos yung isa parang ano lang, honey parang ganun. Tapos ito yung original. Nung natikman ko siya, masarap naman parehas. Kaso alam mo yung starch after starch. Kaya mas okay pala yung plain lang. Tapos dagdagan mo na ng sauce. Para pala hindi ko na pinalagay ng potato. Pero ito mac and cheese yan. Yan, mas masarap yan. Sa totoo lang, hindi ko in-expect na masarap yung siding na yan. At ito yung pinaka buong meal natin. Ayan. Yung in-order natin, medyo pricey siya. Inabot siya ng ano, kulang $70. Yan lang yun. Pero inabot ng $70. Mahal siya pero okay lang. At least na subukan natin. So ito ang pinaka first bite natin. Ito, ayan. Ito yung mozzarella cheese. So mix siya ng hotdog saka mozzarella. At doon na lang po ang ating video. Maraming salamat sa panonood ng ating food trip. Like and subscribe. Thank you. God bless po sa inyong lahat.